Good afternoon or good evening. My name is Police Jaco. Kung first time ka sa aking channel, so pag-usapan natin or pasadahan muna natin itong crime na abortion. Alam naman natin na ang abortion ay illegal. So paano ba nagiging kaso ang abortion? Simple lang salita po ang pagiging kaso nito. Pag yung pag-abort ay intentionally para itigil yung pagbubuntis ng isang tao. Take note po, yung intentional, yung intention ay nandyan. So, kinoconsidered po itong abortion base sa ating criminal law. So, revised penal code, article, I don't know the article, nakalimutan ko. So, 256 ata yun. Ay, i-research nyo na kung anong article yun. Basta ang mensahe nito or ang logic or ang direct to the point ay ang crime na abortion. Yun po ay kapag sinasadya po yung pag-abort, doon po pumapasok yung krimen na abortion. Ang liable po dito ay yung may tinatawag na may consent o tinatawag na yung siguro directly yung nanay. Pag intentional na pina-abort niya yung daladala niyang sinapupunan bata ay pasok po yun. Pangalawang magiging liable nito ay ang yung nag-a-abort. So kung intentionally niyang ina-abort, napatunayan po yan sa court, yun po ay krimen. Magkaibang scenario po yung miscarriage. Kasi pag miscarriage, natatanggal yung intention doon, so hindi po yung papasok. At magkaiba rin po yung, halimbawa, inabort yung bata dahil kapag hindi na-abort ay ikapapahamak ng mothers. So, magkaiba po yun. Hindi po yung papasok sa abortion. So, kasi mayroon pong sinisave na buhay. Gaya ng sinabi ko, kapag ginawa ay intention, pero ang purpose is isave yung nanay or mothers, ay hindi po yung pasok. Diba? May mga senaryong ganon sa abortion, lalo na pag nasa yung mga ginagawa ng doktor. Or kahit yung mga license kumatro na ay binsan ay nangyayari po yung intentional abortion para isib yung life ng nanay ay magkaiba po yun. Against po, kung mayroon kayong mga kilalang ganitong gawain na intentionally nag-a-abort ay huwag po kayong magdalawang isip na i-report or manmanan ito. Kasi po ito ay talagang masamang gawain at hindi po tinotolerate ng ating mga kapulisan o ng ating batas. At sigurado po yan, mapapatunayan. Simple lang po ang mga indicators ng nag-a-abort. Lalo na kung malapit sa inyong lugar, ay may mga kakilala o kahit kilala nyo o hindi nyo kilala ang pumapasok dyan na buntis, wala naman transaksyon. So kayo mismo ang makakaalam niyan kasi jurisdiction niyo 'yun. Kung may kilala kayong ganun, siguro kung hindi niyo man kayang i-report siguro i-turn over niyo sa local authority or sa barangay para sila po yung magtrabaho ng ganitong gawain. Yan po ang ating abortion. So kung mayroon po kayong katanungan regarding sa criminal law, so huwag po kayong magdalawang isip na i-PM ako. Or mag-comment lang po sa ating comment section dito sa video. At kung mayroon kayong gustong linawin, so huwag po magdalawang isip. So iiklaan lang po natin itong aking video. Gagawin lamang natin na 5 minutes. Maraming salamat sa inyong pagtatangkilik sa ating mga videos at siyempre
Ang mga likes nyo po at subscription ay aming kinabubuhay at yung panunood po ng ads. So hanggang sa muli po, hanggang sa susunod na video, ito po si Police Jaco at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.